as even surgery, halimbawa cataract surgery, doon kasi ang daming mga bile, no? Wag yuyuko, wag pagbubuhat ng mabigat. Oo, ganun doon. Mga ganun pala. Huwag pipilitin ng pagdumi kung matig, kung halimbawa, do, hirap ko, no? Oh, that tapos may salamin for a certain number of hours. We keep that for about a day, yung goggles. And we should do that tapos may mga drops. Pero ang, yeah, oh, ang kaibahan po ngayon, maliit po ang hiwa. So, pag maliit po ang hiwa, hindi na kasing alaga ang naginagawa tulad ng dati. So, mm-hmm, the field of ophthalmology is, ano ba, no? Improving, in leaps and bounds. No? So, when I was starting, hindi po ganun karami laser. Yeah, there's a laser for everything po. No? Uh-huh. Yung mother-in-law ko, Doc, ano eh, nag-undergo na siya nung, kasi diabetic siya, yung nagkakaroon ng, yun ba yung retinopathy, yung minention yung kanina, yung nagkakaroon ng ugat, tapos nagbi-bleed, na laser na po siya, tapos yes, napalita, yung sa cataract niya, napalitan na rin ng lens yung dalawang mata niya, na I think it's because of her, ano, diabetes. Kaya medyo marami na siya pagdaanan sa kanyang mga mata. Opo. Tapos kailangan ho bantayan, kasi dahil sinabi niyo po na nagkaroon siya ng cataract surgery, maari hong mamuti, especially na diabetic, yung capsule. So, mm-hmm, the next thing you might expect is a young capsulotomy. Tapos po, mm-hmm, babantayan po yan, babantayan po yung kanyang state ng diabetic retinopathy with an angiogram, kung pwede. At kung may mga leakage pa, dadagdagan po yung laser treatment. No? So, isa rin po yan, and I'm so glad that you mentioned it, na hindi ho porkit di laser eh you're cured okay na for life. Oh, especially in glaucoma. Diabetic retinopathy and glaucoma requires regular follow-up. Kasi po yun po ang kinakailangan para maasikaso po yung sakit hindi po. Hindi pa naman nakakapagpa-check up ngayon ako dahil sa situation. So yun pala po yun. Any laser procedure dapat may follow-up talaga because it's not forever, Doc. Correct. Correct. Uh-huh. Like for example, the yung mga LASIK po niyan, we tend to follow up the patient after a year or two kasi meron pong tinatawag na regression. Yung po regression, halimbawa, mataas yung grado, mga 500, 600. After one year, 2020. After 2 years, 2030 na siya. Bumaba na po, no? Minsan, no, nagki-creep po ng kaonte. So, again, 500 may eventually end up with 100, 2 or 3 years down the road. Pwede po i-touch up yun, no? Another pass of laser if matakapal po yung cornea. So, yun po lang. Kailangan po talaga na follow up. Even if it's very seldom, maganda matuloy pa rin kahit isang taon po. No? What about yung patungkol naman sa age, no? Meron po bang age na hindi pwedeng i-laser muna? Like yung I've encountered may mga bata kasi nagkakaroon ng problema when it comes to yung mga mata nila malabo agad as early as mga 7 years old, 8 years old. Paano po ba yun? Hindi po ba sila pwedeng i-LASIK or pwede na po sila sa ganun? Aha, ano po yan, no? Relative contraindication. Ang ibig sabihin ng relative contraindication, bawal as a rule, pero not in all cases. Okay? So, okay. Ano ho yung, una, ano ho muna bakit namin, well, technically, hindi naman pinagbabawal totally, na, sinabi ko na po. yung mata po ay lumalaki pag bata. So it's an architecture of the eye, and actually it's like it's just the math, no? Pag humahaba yung mata, what you connected at 7 years old is a different eye when the patient is 21. So humaba na ho na siyang konti. So naturally magkakagrado ho siya ulit even after makorekt po, no? And kung halimbawa taon-taon nagbabago in increments yung mata, taon-taon ho natin i-touch up yung ano, no? And it's not practical. So what is practical is the patient wears glasses for until the appropriate age, which is about 18, bago ho siya i-LASIK.
Now, ano mo naman po yung, okay. Ano naman po yung sinasabi natin almost all but not all the time? Ano yung exception? Okay. Okay po. Kaya nga sinabing relative contraindication po. No? May okay. mga special children who cannot cooperate with glasses. Ito na po yung mga may mga yung mga may special children po, no? Okay. At kung mataas na mataas ang grado ho nila, minsan ho kasi kasama ho yun eh. It's part of the syndrome eh. Kung yes, halimbawa, yes. They have part some, of the condition. Condition, and part of the condition, so you have a high grade. At kung bata sila at mataas yung grado nila at hindi natin mabigyan ng salamin at hindi natin mabigyan ng contact lens, opo. Magkakaroon ho sila ng ano, tinatawag na lazy eye. So even opo. If the patient grows to an adult yung age at pwede na siya ilasik, hindi na po siya makokorrect, no? So, kasi sabi niya 10 years old colleagues, yung lazy eye. Dapat yes. makorrect. So, yeah. So some of my colleagues who are pediatric ophthalmologists, gine-general anesthesia nila po yung non-cooperative joint and they do PRK. Ah, okay. Parang sinisaryan. So, yun ang sinasabi naming relative contraindication. Of course, if there's someone, let's say, 15 years old, tapos tennis champion, eh, mataas ang grado, gusto niya matagal yung contact lens. Di makita yung bola. Gusto mo pa PRK. Oh, sige. Oh, di makita yung bola. Pwede yan. Pag nagko-contact lens, natatanggal. Okay, so sabihin namin, oh sige, we'll do you at 15. Pero tandaan mo, we have to do certain touch-ups along the way. If you're fine with that, then we can do it that way. So yun yung parang creativity of medicine na parang you relax certain rules for certain gains. Uh-huh. No? Sabi ko, hindi ho ito yung usual na ginagawa namin, pero alam mo namin ba't namin pinagbabawal, there's a way around it. So we'll talk about it. Bumabalik na po yung tanong nyo, intimidating yung laser eh. Baka malay ko kung anong gagawin dyan. Eh, magtanong mo kayo. Mm-hmm. Because we only fear what we do not understand. So pag, get educated. Yes, kuha ko kung bakit yung ginagawa yan. O pwede bang ganito, Doc? Sige, alam kong babalik yung grado, pero balikan na lang natin pag tumaas ulit. Okay. Mm-hmm. So as long as we are in the same page. Ang hirap po kasi, pag sinabing laser, you think we have the answer to everything? Sabi ko, mahina yung laser, mahina yung doktor. Yung pala, hindi sila nagkaintindihan. No? So, yung doktor pa may kasalanan. Yun, we have to, the doctor and the patient must be in the same page. To our listeners, the lasers are great inventions po, no? And it's there to help us. And we are doing fantastic things with the use of man's invention. Pero hindi ho to perfect. So the thing to do is to discuss, find out. If you can learn it on your own prior to visiting the doctor's clinic, then you ask questions. Medyo high. Minsan alam namin eh, kasi medyo high-tech tayong mga tanong ng mga pasyente. Nag-Google po yun. Nag-research. Nag-Google bago pumunta sa inyo. Yeah, and we appreciate it. And then we correct certain things, certain, ano, it's probably the way the article is presented in Google. Na, ay, pwede ganyan, pero this is what, you know, so on and so on. So, my message is, every day is a new day for learning. So, especially if it's your body, you need to learn more about your body and the things that we can do to cure you.